Uulitin ko, paano siya papaandarin yung ilaw natin at outlet, automatic. So, press mo lang itong button na skid lat. Yun. Papatay natin. So, paano siya magiging alarm sa ating pintuan? Hello, what's up guys? Ako nga palang kaibigan ninyo na si Ricky Neutron sa YouTube from Davao City. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys is gagawa tayo ng automatic on-off na ilaw at outlet sa ating bahay. So, remote control na yung ilaw natin gamit ang lumang alarm ng ating motor. So, ang gamit ko dito is two-way alarm. So, ang tanong guys, safe ba? Yes, safe. Kasi itong sample na to is relay lang yung ginamit natin. So, kapag nag-on yung alarm, siya yung magsusupply dun sa relay. Kaya magkakaroon ng supply yung ating outlet at ilaw. So, kapag heavy load na po yung gagamitin natin, for example lang sa buong bahay, gagamit na po tayo ng magnetic contactor. Kagaya dyan sa screen. So, ayan, magiging automatic yung ilaw ng ating bahay at outlet gamit ang remote. Plus, may alarm pa ang inyong pinto. So, kapag nakalock yung alarm ninyo, may lakad kayo or on duty, papunta kayo sa duty or matutulog, alam nyo na may bubukas sa pintuan ninyo na nakalock. Kasi, if nakasilent yung buzzer natin, yung remote at mismo yung magbabibrate at mag-alarm. So, ikaw lang yung nakakaalam na may papasok sa boarding house or bahay ninyo, apartment pa. So ayan, i-demo ko muna. So saksak natin. On lang natin yung start button. Yan. So outlet natin, under din yan. Yung nagcha-charge yung SD cam natin. So off lang natin. Yan. So actually, battery lang dapat to. Nagdagdag lang ako ng transformer at relay. Kasi yung relay, siya yung magka-transfer automatic kapag isaksak transformer. So kapag ka-lowbat so kapag ka-burn out, pupunta siya sa battery. So may connection pa rin tayo kahit burn out. So may lock pa rin sa bahay natin kahit burn out. So ulitin ko, paano siya papaandarin yung ilaw natin at outlet automatic. So press mo lang itong button na skid lat. Yun. Papatay natin. So paano siya magiging alarm sa ating pintuan? So ganun lang guys. So magdadagdag tayo ng trigger. Yan, ito yung magti-trigger sa pinto kapag may bumukas. Connect natin siya dito sa socket. Ayan. So sa silent muna tayo, press natin tong lock button 5 times. Kagaya lang din dun sa mga motor. Sa 2, 3, 4, 5. Yan. So magbi-beep 3 times. So kapag may nag-open sa door ninyo, pinto, magti-trigger itong switch. Yun. Or ayan. So nag-alarm yung remote at nagba-vibrate. Yan. So ikaw lang yung may alam na may may nagtangkang pumasok sa or nag-open ang pintuan ninyo. So unlock natin. So kapag papunta ka sa trabaho, lock mo lang para aware din yung kapitbahay ninyo na may bumukas ng pinto. So lock. One times lang natin pipindutin itong lock button. Yun. So kapag may nag-attempt. Yan. Mag-alarm din yung buzzer. Yan. So, unlock natin. Tatakpan ko lang yung buzzer. Yan. So, anong gamit ng transformer? Nasabi ko kanina is dapat battery lang. So, bubunutin natin yung plug. So, since binunot natin yung plug, wala na yung automatic ilaw natin at outlet. So, ang gagana na lang is yung alarm sa pinto. Yan. So, ganun pa rin. May trigger pa rin. So, pag may bumukas, yun. Nag-a-alarm. At nagbabibrate din yung remote. Yan, unlock natin. So, again, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo malaman kung anong layout nito, mag-PM lang kayo sa Facebook ko, Alcibariki the second. So, dalawang I po yun sa huli. At paki-subscribe na din sana sa channel ko, Ricky Neutron sa YouTube, para marami pang tutorial na i-upload soon. So, maraming salamat and stay safe sa lahat.